Good day mga agaw, isang mapagpalang araw na po sa ating lahat. Welcome naman po dito sa King Munting Channel, Agaw Senior. Unang-una sa lahat mga agaw, shoutout ko na rin po yung mga subscriber ko po dyan. At saka shoutout ko na rin po sa mga silent viewers ko po dyan. Sana naman po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay sana naman po ay mag-subscribe po kayo na nitong Munting Channel ko po. At ako po'y lubos na nagpapasalamat po sa inyong lahat. For today's video mga agaw ay i-update ko lang po kayo dito sa ginawa kong changes dito sa isang manok ko na naglilimlim na ayaw niya po sa pinasako, sa pugaran niya. Yung ipinakita ko po sa naunang video ko po na pinalitan ko yung sa pinasako ng bunot ng niyog at para naman pong maganda yung kinalabasan. At parang nagustuhan niya rin po yung bagong paglilimliman niya na pugaran na meron na pong bunot ng niyog. Ayan po agaw. Kung makikita niyo po, andyan na po siya sa kanyang pugaran. Parang sarap na sarap po yung pagkalapat ng kanyang tiyan, yung pagkahiga niya dyan sa kanyang mga itlog. Dahil po medyo malambot po yung bunot ng niyog. Parang ayaw talaga niyang maglimlim kapag sako yung gagamitin mo sa pin. So magandang resulta na po ito agaw. Yan. Kasi po itong manok na to agaw ay first time pala po niyang maglilimlim ngayon. At hindi pa rin niya alam o kabisado kung paano, kung ano yung gagawin niya. At ito ay siya na po yung nag-arrange, hindi ko na po ginalaw. Yung bunot na inilagay ko dyan, ay siya na po ang nag-arrange niyan. At saka yung mga itlog niya, siya na rin po ang nag-arrange. Pinabayaan ko na lang po siya dyan na galaw-galawin niya yung pugaran niya sa kanyang sariling kagustuhan. So maganda naman po yung resulta agaw na bunot ng niyog yung ginamit ko. Yan. Naglilimlim na po siya dyan mga agaw. So yun po yung nakita kong solusyon agaw. At saka itong isang manok dito agaw, yung itim, ay namisa na po ito agaw. Meron na pong isang napisa, kaya lang po namatay po. Baka naipit po ito. Ito po agaw, kulay itim. Yan pa, hindi pa siya nakawala doon sa yung intestine na nakakonect sa kanyang itlog. Yan, sayang na sayang po ito agaw. Ito po yung unang napisa. Yan. So, 14 po dyan yung itlog na nilimliman niya. Ngayon ay 13 na lang po. Yan po, sana wag na pong madagdagan yung sisyo na maiipit. Baka naipit po ito agaw. Kasi na-flat po yung katawan niya. Ito po, parang na-flat yung parang nahigaan or naapakan kaya ito ng kanyang nanay. So, sayang po niya agam. Sayang po yan agaw. So yung isa naman agaw ay nag-arrange na naman sa kanyang itlog. Mahirap talaga agaw kapag first timer yung inahin na maglilimlim. Hindi pa masyadong kabisado kung ano yung gagawin niya. Tumayo po siya agaw. Baka natakot siya sa presensya ko. Masilan talaga itong manok na to agaw. Kaya kailangan talagang i-monitor para hindi po masasayang yung mga itlog na pinaglilimliman niya. Ayan mga agaw. Hanggang dito lang muna itong update ko sa mga manok ko. At nakita ko naman po na maganda po yung kinalabasan nung pagpalit ko ng sa pinabunot ng niyog doon sa pugaran ng isang inahin ko na naglilimlim.
At yun na rin po yung gagawin ko sa sunod kapag makaka-encounter po ako ng mga first-timer na mga inahin ko dito balang araw na maglilimlim, na hindi siya masyadong ganadong maglimlim dahil po sa hindi niya gusto yung sapi na inilalagay ko, ay yan na po ang gagamitin ko, bunot ng niyog. Maraming salamat po sa inyong panonood agaw at saka God bless po sa ating lahat.